Good morning. Ayan. So ngayon magluluto ako ng ulam. So yung ulam na lulutuin ko ay eto, gagamitin ko siya ng pakpak ng manok. Pero yung itong pakpak ng manok na to, lulutuin ko siya sa tatlong magkakaibang putahe, no? May sabaw, pinirito at saka yung chicken pop. Ito pala yung binili ko. So, halagang 140 pesos. Saan ba makakarating ang 140 pesos? No? Aabot to hanggang gabi. So, ang una kong gagawin, syempre, eto, hinugasan ko na to. So, ikakat ko lang siya. Ito yung pakpak, no? Ito yung pakpak. Ito yung pakpak ng manok. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko yung mga sobrang yan. Yan, sobra oh. Then, paghihiwalayin ko ngayon, ito yung ginagamit sa chicken lollipop. Paghihiwalayin ko siya dito sa pinakapakpak niya. Ayan. So, ayan na. Yung isang pakpak, isa, dalawa, tatlo. Okay. Itong laman na to, ito yung gagawin kong chicken pop. Ito naman, yung pinirito, at yung iba nitong gantong parte, ito yung sasabawan ko kasi may buto siya. Oh. Sarap to sabawan. Okay? Okay, ito na yung mga parte ng pakpak. So, ito yung buffalo wings. Ayan, hiniwalay ko na. Ayan, hiniwalay ko na. Ito naman yung chicken lollipop, ginagawang chicken lollipop. At ito naman yung laman na nakuha ko, purong laman na nakuha ko dun sa pakpak. So, ito ngayon ang gagawin kong chicken pop, no? Chicken pop. So, hihiwain ko pa siya ng medyo maliliit kasi, ayan, napakalaki ng hiwa na yan, no? So, liliit-litan ko para maging chicken pop siya. Okay, ito yung gagawin kong chicken pop. So, hihiwain ko lang siya into smaller cube, no? Smaller part. So, ganyan lang. Ayan. So, ayan. So, meron tayong maliliit. Okay. Okay guys, para sa unang putahe, ito yung gagawin ko, yung classic na pritong manok, no? Pritong manok lang siya. So, hindi na ako maglalagay ng flour. Ang gagamitin ko lang dito, pang marinate is calamansi at saka asin. Ayan, pampalasa. Asin. Lagay natin yung asin. Medyo damihan mo na yung asin. Pero, hindi naman yung sakto lang. Hindi naman masyadong madami. So, i-rest natin siya, i-marinate natin siya at least 30 minutes. So, mas mahaba pa doon, mas okay, no? Then, lagyan natin ng kalamansi. So, ginamitan ko lang siyang dalawang kalamansi. Okay lang 'yan. Pampalasa lang naman 'yan eh. Hindi naman talaga kasiman eh. Dalawa lang. Ayan na siya, oh. Ayan. So, ayan. Massage lang natin. Massage, massage. Para manuot yung
Subali, itong sa pin rito, ito yung pakpak, tsaka yung party niya. Ito, oh. So, pinaghiwalay ko lang sila. Kasi, parang madaling maluto, madaling prituhin. Ayan. Then, rest natin siya. Tagdagan pa ng konting asin. Rest natin siya ng 30 minutes. Ayan. Takpan ko lang siya lang ng cling wrap. Then, lagay ko sa fridge. Sa ref. Ayan, napakasimple. Tipid. Pantipid to, pantipid. Kasi importante ngayon ang makatipid. Sa mahal ng bilihin. Ayan, bilhin nyo, 140 pesos. 140 pesos, meron na tayong tatlong dish out of chicken wing. So, lagay ko muna sa fridge. Okay, yung sunod naman na ipiprepare ko, yung paano ihanda yung chicken pop. So, una, yun nga, ina-slice natin ng maliliit na cubes, no? So, niliit-liitan natin yung laman na nakuha natin dun sa pakpak. Ayan, maliliit na siya. Okay. Unang kailangan, ayan, bawang. Sunod, sibuyas. Ayan, gagamit din ako ng 2 kutsarang harina. Meron ding 2 kutsarang cornstarch. Bakit may harina na, may cornstarch pa? Okay. Ang cornstarch kasi, nakakatulong siya upang lalong maging crispy, maging malutong yung niluluto mo. Kapag purong harina kasi, malambot lang siya. Okay? Paminta, mantika, isang medium-sized egg, itlog, syempre, asin, pampalasa, tubig, ayan. Ayan, paprika. Optional. Kung gusto mo, pwede kang gumamit. Kung ayaw mo, okay lang naman. So, nag-add lang naman siya ng flavor. Okay, so start na. Una, pagsamahin muna natin yung dry ingredients. So, meron tayong flour, all-purpose flour, yung harina natin, at saka yung starch, yung corn starch. Yan. Sabay na rin natin dito yung paminta at asin. No? Lagay na natin dito. Paminta, asin. Sabay na rin natin yung bawang, sibuyas, no? Yung paprika. Ayan. Haluin lang natin. Halo-halo lang. Lagay natin yung itlog. Ipapanghuli ko yung tubig para yung consistency ng mixture ng flour at ng iba pang ingredient ay matansya natin. So, lagyan din natin ng oil. Ayan na. Pwede natin unti-untiin ang tubig. Unti lang muna. Mama!
Ayan, pwede itong consistency na to, no? So hindi siya masyadong malakot. Kasi kapag masyadong malakot, pag binalot mo to, kapag binalot mo yung chicken natin, masyadong makapal yung kanyang breading, yung kanyang balot, no? Hindi naman masyadong masarap kapag masyadong makapal ang kanyang breading. So ito yung magiging silbing breading niya. But hindi lang siya magiging breading. Dito na rin natin siya i-marinate, no? Yung chicken natin, dito natin siya i-marinate. Halo na natin dito. Ayan, diba? Sakto lang. Ayan, no? So, dito. So, rest din natin siya for about at least 30 minutes lang. 30 minutes to 1 hour. Mas matagal, syempre, mas masarap. Mas matagal, mas maganda. Ayan. So, at least 30 minutes, pwede na. Pwede nang lutuin. Pwede nang ihango. Pwede nang isa-isahin natin. So, mamaya. Okay. Ito yung pangatlong putahing ihanda ko. Ito yung gagamitin ko para sa tinola. May sabaw. Ayan. Ito yung manok. Ito yung tinanggal ko, yung parte ng pakpak, no? Ayan siya. So, sumunod, ang kailangan natin, syempre, meron tayong sibuyas, no? Sibuyas, maraming luya, paminta, meron din tayong dahon ng sili. Kung wala naman kayong dahon ng sili, pwede naman malunggay, no? Since wala kami malunggay, naubos na yung dahon ng malunggay namin eh. Gagamit ako ng dahon ng sili. 5 pesos lang yan. Ito rin. Ito, ginamit ko is papaya. No? Hilaw na papaya. Pwede rin gumamit ng sayote. So, ginamit ko ito. 5 pesos lang din yan. Papaya. So, di ba? Laking tipid. Asin. Kailangan din natin ng asin, pampalasa. Although, yung iba ginagamit is yung patis, pero ako, asin lang. Unahin kong lutuin yung isabaw. So, maglagay tayo ng unting mantika lang para gisahin yung luya. Ayan. So ayan guys, habang inaantay natin kumulo or maluto yung sabaw natin, pwede na tayo magprito ng manok. Magprito nung yung minarinate natin kanina. Ayan, nagpapainit ako ng kawali. So ayan. Dinamihan ko lang yung mantika para lubog yung pipritohin ko. Ayan na, mainit na yung mantika. So since ito yung unang minarinate ko, ito rin ang unahin kong iprito. So, let's start. Deep fry. Ayan, kumukulo na rin yung sabaw natin, no? Ayan, so, it's time to guys, dobo yan, no? Kikiprito, sasabaw, no? Ito din ang lagyan ng gulay. Ano, ito na yung papaya. Papaya. Limang piso lang, pero ang dami yan, no? Mamaya na natin nilagay yung dahon ng sili. Ayan, balita rin ko muna. Ayan, ayan o. Saan nila kukap yung kabilang parte? Ito yung mga kulay? Brown. Nag-brown na siya. No? Golden brown, pero hindi pa siya nito. Hindi pa masyadong brown. So, ayan.
Ang sabaw natin. Ayan, kumukulo na. Pinahinaan ko na yan. Kulong-kulo na. Pwede natin lagyan ng dako ng sili. Lagyan ko na siya ng dako ng sili. Dalawa pa lang yan. Isang sabaw. At saka yung classic na pritong manok. Mamaya na yung isa. Ayan. Nagsaing na rin ako. Ayan. Para sabay-sabay na. Okay. Ito na. Luto na. First batch. Luto. Brown. Golden brown. Ayan. Oh, sarap yan. Ito yung classic na pritong pakpak. Classic lang siya. Ayan. Eto na oh, first batch. Isa sa tatlong putahe ng pakpak. Ayan, ayan na oh. Una pa lang yan ah, 140 pesos. Eto na oh, una pa lang yan. Ayan. Eto naman yung luto na rin yung sabaw. Ayan, luto na rin yung sabaw. At, ayan, may sabaw tayo yan. Tingnan yung sabaw. Ito. Ito yung susunod kong lulutuin. Ito yung chicken pot. Ayan oh. Okay, let's start. Start na natin. So, kung mainit pa, simple lang yun. Gagawin mo lang yun. Oh. Parang babalutin mo siya ng ayan. Ayan. Lagay. Ito yung paborito ng dalawa kong maliit. Si Kairin at si Kate. Si Kuya RJ naman, paborito din to. Kaso lahat naman kinakayon eh. Chicken, pork, ayan. Nandito na si Kairin at saka si Ate Kate. Oo, nandiyan na sila. Nag-aabang na. Ayan na. Oo. Oh. Sige nga, napakasimple lang. Nag-aabang ito yung pangatlo. Ito yung pangatlong putahe natin. So, ayan. Abang-abang na naman nito kasi mamaya papapakin ito. Eh, mga gawain ito mga ito eh. Abang hindi pa naubos yan, papapakin yan eh. Pinapapakin habang niluluto pa lang eh. Tawag ka doon, pakpak. Okay na. Ito, unang kahon. Tayo, marami pa yan, oh. Hmm? Panalo na to. 140 pesos. Madami yan. Uy, bali, no? Okay, guys. Tapos na. Tatlo. Sabaw. Yan, oh. Yan, ito yung sabaw. So, may natira pa dun. May natira pa dun sa kaserola. Ito naman yung classic na pritong manok, walang breading siya. Yan, dami niya no, 140. Ito ngayon yung chicken puff. Chicken puff, ayan no, bite size. Yan, oh, diba? Maliit lang yun no. Yan, so sa halagang 140 pesos, nakagawa tayo ng tatlong putahe. So now, eating time. So guys, huwag kalimutan na mag-like, subscribe at pindutin ang ating bell para lagi tayong notified sa mga bago nating videos, especially yung mga video tips natin. So God bless everyone. Enjoy eating.